الله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So إن شاء الله ating ipagpapatuloy ang ating talakayan na patungkol sa pagsubok sa loob ng libingan. Baka maaaring itanong ng isa sa atin na ang hindi ba mananampalataya, ang kafir, ay makakalasap ba o makakaranas ba ng pagsubok sa loob ng libingan o hindi? So, inshallah ating bibigyan ito ng linaw, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang napakaraming hadith na ating nabanggit sa mga nakaraang talakayan ay nagpapatunay lamang, sapat na para patunayan mula sa mga hadith na ating nabanggit, na ang kufar o kafir o hindi mananampalataya, siya ay makakalasap, makakaranas sa loob ng libingan. Makakaranas ng mga pagsubok sa loob ng libingan. Ngunit merong mga scholar ang sumasalungat sa pananaw na ito. Ito ay walang iba kundi si Al-Hakim at gayon din si Ibn Abd al-Bar at gayon din naman si Suyuti. Suyuti ito ay matatagpuan sa aklat ng Lawami al-Anwar al-Bahiyya. So, ang mga scholar na ating nabanggit, bagamat sila ay kilalang scholar sa Islam, ngunit sa issue na ito, sa usapin na ito, sila ay sumalungat sa pananaw ng mga majority sa mga scholars na ang isang kafir ay makakaranas ng pagsubok o makakaranas ng mga pangyayari sa loob ng libingan. Ngunit may mga scholar na sumalungat dito at binanggit natin ang kanilang mga pangalan. Ay katotohanan, sinabi ni Al-Hakim bilang pag-justify o bilang patunay sa kanyang sinasabi na ang kafir ay hindi makakaranas ng pagsubok na mangyayari sa loob ng libingan o hindi siya makakaranas ng katanungan sa loob ng libingan sa kadahilan ng katotohanan, ang mga dating mga nasyon, mga naunang nasyon na kung saan sila ay tumanggi sa panawagan ng kanilang mga propeta, ang kanilang mga punishment, ang kanilang parusa ay pinapadali sa kanila. Tulad ng mga nangyari sa mga angkan ng mga Israel, nung sila ay tumanggi sa padala o tumanggi sa mga mensahe ng kanilang mga propeta na ipinadala sa kanila, ay kaagad-agad na nagpadala si Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa para sa kanila. Tulad nangyari sa mga angkan o sa mga nasasakupan ni Moses alayhi salam at ganyan din sa ni Jesus Christ o Jesus Cristo alayhi salam at ng ibang mga propeta. Hindi katulad ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kung saan ay ang parusa ay binibin ang parusa ng umma na ito. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi ni bilang karagdagan sa ebidensya o proof ni Al-Hakim sa ayon sa kanyang pananaw sa bagay na ito, sinabi niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinadala na may kasama ang espada. May kasama ang espada o pakikipaglaban. Dahil kung pag-aralan nga natin ang ibang mga propeta, bago pa dumating si Propeta Muhammad, sumakay ng kapayapaan, ay walang nangyaring pakikibaka laban sa katumanggi, laban sa mga kaaway sa kanilang dalang pananampalataya. Bagus sa Islam o sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan ang pakikipaglaban laban sa mga hindi mananampalataya. Kaya dito, so sino man ang pumasok sa Islam na natatakot lamang siya dahil sa espada na yaon, ay katotohanan siya ay magiging isang impokrito o munafik.
at siya ay magdadanas, makakalasap ng parusa sa nasa tinatawag na libingan. Ngunit ang kanyang pananaw ni Al-Hakim at ang kanyang kasamahan at sumang-ayon sa kanya sa paksa na ito ay mga nangangailangan ng malawak na diskusyon, malawak na pagtatalunan sa bagay na ito. Sa kadahilanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya winasak ang mga hindi mananampalataya ng mga dating nasyon, ng mga una-unang nasyon, pagkatapos na ipadala, pagkatapos na nagpadala siya ng Torah kay Prophet Moses alayhi salam. Itong sinasabi natin ay matatagpuan sa Al-Lawami Al-Anwar Al-Bahiyya ni As-Safarini. Si Ibn al-Abd al-Bar bilang kasamahan sa tumatanggi sa ganitong pananaw na ang hindi mananampalataya ay hindi sila makakasubok sa katanungan sa loob ng libingan, ay katotohanan ay nag-set siya, nagsabi siya ng ebidensya, nagbitiw siya ng isang proof o kaya sabi natin saligan na mula sa Sahih Hadith na kung saan sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang umma na ito, hadihil umma, sa tu'adhab, okay, sa tuftan fil qabar. Ibig sabihin, ang umma na ito ay makakalanghap ng tinatawag na fitna o pagsubok sa loob ng libingan. At ito ay walang iba kundi ang katanungan, yung ating unang nabanggit, yung katanungan kung sino ang Panginoon mo, kung sino ang propeta mo, at kung sino ang ano at ano ang iyong pananampalataya. Ngunit at din gayon din sa ibang narration, sa ibang version o narration ng tinatawag na hadith na ating nabanggit, sinabi ni Prophet sallam, ang umma na ito ay sa al-ahadihil umma ummati satus al fi al-qabr. Sa ibang narration, sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang umma na ito ay makakaranas ng katanungan sa loob ng libingan. Kaya nga't ang mga nabanggit na napakaraming hadith na ating nabanggit noong unang lecture mapatungkol dito ay maiintindihan, sapat na ebidensya na magpapatunay na ang katanungan ito ay applicable o naangkop, nasasaklaw dito ang hindi mananampalataya at ang hindi mananampalataya. At ang hadith na binanggit ni Ibn al-Bar na ating binanggit kanina lamang ay nagpapatunay lamang na hindi nangangahulugan na limitado lamang sa mga hindi mananampalataya sa umma na ito. Bagkos, okay, hindi limitado lang yung sabihin, hindi limitado yung hadith na yon, ang aking umma na sabi ng Prophet sallam ay makakalanghap o makakalasa o makakaranas ng katanungan sa loob ng libingan. So, ang umma na ito ay hindi lamang limitado sa tinatawag na mananampalataya. Bagkus, mananampalataya o hindi mananampalataya. Sapagkat pag sinabing umma, maipagkahulugan ng umma ay pangkalahatan na nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Si Abdul al-Haq al-Ashbili at si Ibn al-Qayyim rahimahullah at gayon din si Qurtubi na isang kilalang mufassir at gayon din si As-Safarini at ang ibang mga tinatawag na scholars ay pinanghawakan ang pananaw mapatungkol sa katanungan sa loob ng libingan, maging ito man ay hindi mananampalataya o maging ito man ay isang mananampalataya, na lahat ng tao, ang umma na ito ay makakaranas sa katanungan sa loob ng libingan, insha'Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay binanggit ni, ang opinion na ito ay binanggit ni sa aklat na Al-Lawami Al-Anwar, Lawami Al-Anwar Al-Bahiyya bi As-Safarini. So, napatunayan natin na hindi na mga mananampalataya, mga Muslim ang makakalanghap at makakaranas ang katanungan sa loob ng libingan. Bagkos, pati ang mga hindi na mananampalataya at ang bilang patunay, yung mga nabanggit na hadith natin na napakarami sa mga naunang lecture natin. So, napakalinaw dito. So, of course, ang mga hindi mananampalataya ay ang kanilang isasagot ay wala silang maisasagot sa kanilang katanungan. Sa kadahilanan ay hindi nila masasagot, hindi sila papahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na sagutin yun. Sa kadahilanan,
sila ay sa ibabaw ng mundo ay hindi sumasampalataya sa Allah, hindi naniniwala sa kay Propeta Muhammad at sa anuman ang kanyang dumating sa kanya na mensahe, at gayon din ang kanilang pananampalataya ay labas sa pananampalataya na kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Meron pa bang iba bukod sa may mga pananagutan o mukallaf na sinasabi ay makakaranas din? Meron pa ba iba bukod sa may pananagutan? At sino mga may pananagutan? Tulad ng isang tulad tayo ngayon, yung tulad ng hindi sanggol ng mayong mga may nasa tamang edad na at saka may waso ang pag-iisip, hindi baliw. Okay? At nasa yun ang tinatawag na mukallaf sa Arabic o accountable. Okay? Ibig sabihin, may pananagutan. So, bukod ba sa may pananagutan, ay mayroon pa bang makaka-experience o makakaranas ang tinatawag na pagsubok sa loob ng libingan, lalong-lalo ang tinatawag na katanungan? Ang pagsubok sa libingan, ito ang bagay na kung saan ay mangyayari sa lahat ng mga may pananagutan. Sa lahat ng may pananagutan o mukallaf sa Arabic. Mukallaf sa Arabic. At maliban na lamang sa mga propeta. Maliban na lamang sa mga propeta. Dahil of course, at ang iba si Propeta Muhammad, kung sino si Muhammad, of course, siya yun. Okay? So ang mga propeta, at kaya ng ibang mga propeta, ay hindi sila tatanungin sa loob ng libingan. Okay? So dito, ang mga exception sa makakaranas ng mga pagsubok o katanungan sa loob ng libingan ay walang iba kundi ang mga propeta. Ito ay matatagpuan sa Al-Majmu'a Fatawa ni Ibn Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. At meron ding mga ibang mga scholar na kung saan ang tatalo, pinagtatalungan ang bagay na kung saan sila ba ay mayroon pa bang bukod malibang pa sa propeta at tulad na lamang ang tinatawag na martyrs ng mga shahada, murabitun, ibig sabihin ng mga murabitun yung those who guard the borders of Islam. Halimbawa ngayon, yung mga nagbabantay sa gitba ng border ng Islam na kapag anytime na darating ang mga kaaway o para laban sa mga Muslim, so sila yung mga nagbabantay sa gate. Okay, nagbabantay sa border at iba pa. Sila yung tatawag sa mga sa Arabic nito ay murabitun. Okay, o kaya ay mayroon pa. Okay? So dito ay ang mga teksto na kung saan nabanggit ay natulad ng mga tulad ng tinatawag na mga propeta at mga syuhada, mga martyrs na matay sa landas sa pagkikipaglaban kay Allah subhanahu wa ta'ala at gayon din sa mga murabitun ay sila ay makakaligtas sa katanungan sa loob ng libingan. At inshallah ating ilalaborate yan, ipapaliwanag inshallah subhanahu wa ta'ala. Merong mga kunting pagtatalo sa pagitan ng mga scholars concerning pagdating din naman sa mga bata, mga